Yo, yo, yo! Hello guys! Welcome back again to our channel. Sa video na ito, mapapanood mo kung ano nga ba ang top 5 na cheapest recommended earphone ko para sa'yo. Kung nagbabala ka mag-record ng mga internal audio ng mga paborito mong mobile games sa Android phone mo. By the way, ang video na ito ay subscribers request po natin, galing po sa video na Paano ma-record ang internal audio sa Android. Ang video po na yan ay tungkol sa kung paano mag-record ng mga gameplays mo sa Mobile Legends or kahit ano pa mang paborito mong mobile games na walang background noise. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka lang dito sa channel natin, i-hit mo na agad ngayon ang ating like at subscribe button. Isama mo na rin yung bell icon para naman mapabilang ka sa ating notification squad. Siya nga pala, kung may tutorial request ka dyan na gusto mo gawa natin ng video, i-comment mo lang dyan sa comment box natin at baka ang iyong request na ang sunod nating mapili at mapagbigyan sa mga susunod na subscribers request natin. Ang top 5 sa listahan natin ay yung mga free earphones na kasama sa loob ng box ng mga Asus phone at Samsung phone. Maganda gamitin itong mga earphones na to kung sakaling magsisimula ka pa lang sa mga game recordings mo, dahil maliban sa libre ang earphones na to, decent enough rin ang sound quality, unlike doon sa mga nabibili nating earphone na nagkakahalaga ng 50 to 100 pesos sa bangketa. Makakapag-record na rin to ng internal audio sa Android phone mo kung sakaling nagbabala ka na gumawa ng mga gaming montage na gusto mong i-upload sa YouTube or sa Facebook mo. For the cons naman using this earphone, ang ayaw ko lang naman ay masyadong manipis ang cable wires niya at medyo madaling mapatid. Pagdating naman sa internal audio recording quality, hindi ko rin gusto yung medyo mayroon akong naririnig na mga hissing sound, although na-eliminate na natin yung background noise, unacceptable pa rin sa akin yung mayroong konting hissing sound lalo na kung bala ko mag-upload ng mga gameplays sa YouTube. Pero sa kadahilan ng libre nga ang mga earphones na ito, out of the box ng new Asus or Samsung phone natin, kaya ko siya inilagay sa top 5 list natin. Kaya kung i-rate ko tong earphones na to for internal audio recording, bibigyan ko to ng rate na 3 out of 5. Para naman sa top 4 list natin, andito naman yung napaka-affordable na earphone na gawa ng Xiaomi. At ito ay nagkakahalaga ng 200 to 275 pesos, which is pwede mong mabili online sa Lazada or Shopee. Ang nagustuhan ko naman sa earphone na to ay dahil sa gawa nga ito ng Xiaomi, makakasigurado kang matibay ang pagkakagawa at hindi ganun kadaling mapatid ang cable nito kung ikukumpara mo sa mga libreng Asus at Samsung earphones. Ang cable niya naman ay medyo may pagka-rubberized pero hindi ito yung type ng earphone cable na madaling mabuhol. At ang higit ko pang nagustuhan sa earphone na may piston fresh ay yung build ng shell niya, which is medyo may pagka-metallic feel. Sa tingin ko, ang shell niya ay gawa sa aluminum kaya masarap sa pakiramdam kapag nakalagay ito sa tenga mo, lalo na kapag malamig ang panahon or nasa loob ka ng air-conditioned room. Dahil paniguradong, mararamdaman rin ng tenga mo kapag malamig yung shell ng earphone. For the cons naman ang may piston fresh, di ko nagustuhan ang more on mid-tones kaya lacking talaga siya pagdating sa lows at saka highs. Isa pa sa hindi ko nagustuhan ay meron ka pa ring maririnig na kunting hissing sound, which I think galing mismo sa earphone while recording internal audio at hindi dahil sa background noise. So for me to rate this earphone for Android internal audio recording, bibigyan ko to ng 3 out of 5. For our top number 3, andito naman ang earphone na gawa ng QKZ, which is ang QKZ CK5. Mabibili mo rin ang earphone na to online sa Lazada or Shopee sa napakamurang halaga na 120 to 175 pesos lamang. Maganda ang earphone na to sa mga gusto magsimula mag-record ng mga gameplays nila para i-post sa mga social media platform tulad ng YouTube and Facebook. Bukod sa mura na ang earphone na to, meron rin itong libreng earphone case, ear hook at tsaka ear tips na small, medium at large. Ang earphone shell nito ay gawa sa plastic na malaki hindi color na see-through design. Pwede kang mamili sa magkakaibang color variant tulad ng blue, red, yellow, green at blue and red. Pagdating sa usapang Android internal audio recording, masasabi kong napakaganda ng audio recording output nito kasi unlike ng nasa top 4 at top 5 list ng earphone natin, wala kang maririnig na hissing sound at buong-buo ang sound quality nito.
Ang mga ayaw ko naman pagdating sa earphone na to ay non-replaceable ang cable nito, kaya di mo siya pwede i-customize kung nagbabala ka gumamit ng ibang earphone cable. Isa pa sa nakukulangan ko ay ang sound output ng internal audio recording ay medyo mahina ng konti, pero hindi naman ganun ka big deal para sa akin dahil pwede ko naman i-boost ang volume ng sound sa video editor na gamit ko bago i-publish sa YouTube ang final output. For my ratings about this earphone, bibigyan ko to ng rate na 4 out of 5. For our top number 2, isa ito sa mga bagong release na earphone na gawa ng KZ, which is ang upgraded version ng KZ ZSN, na walang iba kundi ang KZ ZSN Pro Metal. Mabibili mo rin ito sa Lazada or Shopee sa halagang 650 to 700 pesos lamang. Ang sound signature ng earphone na to ay V-shape na merong detailed high frequencies. Maganda gamitin ang earphone na to as daily driver para sa mga tight budget natin dyan na mahilig sa mga high frequencies. Pagdating naman sa usapang Android internal audio recording ng mga gameplays mo, napakaganda ng sound output nito kasi maliban sa walang background noise at walang hissing sound na maririnig ka, maganda rin ang volume level output at saktong-sakto ang lakas ng sound para sa mga ginagawa kong video gameplays. Ang earphone shell naman nito ay halos katulad ng QKZ-CK5 natin, nagawa sa plastic na may candy color at see-through design. Ang outer shell cover naman ay may pagka-metallic feel at masasabi kong napakaganda ng build quality at di mo siya mahalatang mumurahin na earphone. Available ang earphone na to sa tatlong color variant na black, blue at purple. Kaya kung nagbabalakang bumili ng ganitong klaseng earphone at para sa internal audio recording ang purpose mo, make sure na yung with microphone variant ang bilhin mo. Para naman sa cons, karamihan sa user ng earphone na ito ayaw nila ang stock cable, which is not a big deal for me for its price kasi replaceable naman ang cable nito at pwedeng-pwede mo i-upgrade anytime tulad ng TRN earphone cable na gusto ng nakakarami. For my ratings with this earphone, bibigyan ko ito ng rate na 4.5 out of 5. Di ko lang maibigay ang perfect 5 na rating para dito dahil mas prefer ko ang mga earphone na mas present ang lows dahil bass lover ako. At para sa price, I think hindi siya ganun ka-affordable para sa lahat, lalo na sa mga taong sobrang tight ang budget, at para sa mga estudyante natin dyan, hindi ganun kadali gumastos ng mahigit sa 600 pesos para lang sa earphone kung magsisimula ka pa lang naman sa pag-record ng mga gameplays mo. And for our top 1, another earphone product made by KZ at sigurado ako na gustong-gusto ito gamitin ng mga bass head ng mga music lover natin dyan dahil siguradong yayanigin ang tenga mo kapag ito ang gamit mo. Walang iba kundi ang isa sa matagal ng bestseller na budget earphone sa market, ang KZ ZS3. Mabibili mo rin ito sa Lazada at Shopee sa halagang 399 pesos lamang. Maliban sa yayanigin ang tenga mo sa paggamit ng earphone na to, isa pa sa nagustuhan ko ay replaceable rin ang cable nito kaya pwede mo rin i-upgrade ang cable niya tulad ng TRN earphone cable. Pagdating sa usapang Android internal audio recordings, masasabi kong napakaganda ng sound output ng video dahil napaka-crisp, walang background noise, walang hissing sound at saktong-sakto rin ang volume output ng mga gameplays ko. For the cons naman with this earphone, maaaring hindi siya fit sa tenga ng ibang user natin dyan dahil medyo malaki ang shell nito. And for my ratings with this earphone, bibigyan ko to ng 5 out of 5 dahil bukod sa pagiging affordable nito, maganda rin ang present ng bass at higit sa lahat, perfect na perfect gamitin for my Android internal audio recordings. Kung sa tingin mo nakatulong sa iyo ang video na to at kung meron pa akong pwedeng maitulong, i-comment mo lang sa comment box natin ang request mo at baka ang iyong request na ang sunod nating mapagbigyan sa mga parating na subscribers video request natin. Huwag mo rin kakalimutan i-click yung ating like, subscribe at i-share mo na rin ang video na to. Para sa mga hindi pa nakakapanood dun sa video natin kung paano ang tamang proseso ng pag-record ng Android internal audio, ilalagay ko na rin ang link ng video na yon sa description box ng video na to. Dito na nagtatapos ang ating video. Hanggang sa muli nating video upload. See you again. Bye-bye!